Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Patungo sa season na ito ang mga teams na may mga veteran stars na tulad ng Lakers, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers at Milwaukee Bucks ang inaasahan na madami na gagawa ng ingay sa playoffs. Ganun ba man lahat sila ngayon down sa kanilang mga series at posibleng malaglag sa first round ng playoffs. Ngunit kung mangyari nga ito ay posibleng Suns ang maging pinakamalaking disappointment dito. Dahil kung ang Clippers nga matalo ay may masasabi sila na kesyo hindi naman healthy si Kawhi Leonard. Kung matalo ang Bucks ay hindi din healthy si Giannis. Kung matalo ang Lakers at least sa defending champions na proven na sila natalo. Ang Suns nga ay ano nga ba ang sasabihin nila? Natalo sila sa mas batang team ng Minnesota na hindi pa nakakaabot ng second round ng playoffs since 2004. Kung saan patungo din sa series na ito ay Suns ang inaasahan na mananalo dahil sa kanilang experience at may tatlo nga silang superstar. 150 million nga ang sinasahod nila sa kanilang tatlong star. Ganun pa man hindi ito sapat. Ang tanging sitwasyon na hindi sila maging pinaka-disappointing team ngayong playoffs ay kung maiiwasan nga nila ang pangkawalis at ang Lakers naman ay mawalis ng Denver Nuggets. O kaya naman makumpleto nila ang comeback from down 3-0 na medyo malabo nga talaga mga kaibigan. Ngunit kung pareho silang mawalis ng Lakers, it will be a debate sa dalawang team na ito bilang biggest disappointment sa 2023-2024 NBA playoffs. Habang Orlando Magic naman ay naprotektahan ang kanilang home court after being down 2-0 laban sa Cavs ay naitabla na nila ang series na ito matapos na muli nilang tambakan ang Cleveland Cavaliers sa score na 112-89. Nagliyab nga si Franz Wagner at gumawa siya ng 34 points and 13 rebounds on a very efficient 13 of 17 shooting sa field. 14.7 rebounds din si Jonathan Isaac, 12 points si Jalen Suggs at Markel Fultz, 11 points si Wendell Carter Jr., at 9 points, 4 rebounds, 5 assists and 4 turnovers lamang si Paolo Banchero, ngunit sapat na nga ito upang makuha ng Magic ang malaking panalo. Kudos nga sa young team na ito ng Orlando Magic. After being down by 9 sa halftime, hindi nga sila nagpanik at sumagot sila sa third quarter ng 37-10 run upang gumawa ng malaking lamang. At ngayon nga ay tabla na ang series na ito. At so far, both teams ay malakas nga sa kanilang home court. Kailangan nga ng Magic makanakaw ng isang panalo sa home court ng Cavs kung nais sila makaabante sa next round. Muli naman ang pinakita ng OKC Thunder kung bakit sila ang number 1 seed sa Western Conference. Pumunta nga sila sa home court ng New Orleans Pelicans at tinambakan nila ito. Total team effort ang pinakita ng young team na ito ng OKC. Ang 14-0 run sa late second quarter ang naging difference maker sa game na ito at dito na nga bumigay ang Pelicans. Umabot nga sa mahigit 25 puntos ang kanilang lamang sa pauna ng 24 points, 5 rebounds and 8 assists si Shai Gilgeous-Alexander, 21.7 rebounds and 6 assists din si Josh Giddey, at 21 points, 9 rebounds and 5 assists si Jalen Williams. 3-0 na nga mga kaibigan in favor of OKC Thunder.